Yon, magandang gabi po sa ating lahat ng mga kapwa ko OFW at ito nga po, meron tayong isang papanoorin dito at ito yung video ni ng hearing sa Senado tungkol sa mga OFW nating kababayan na na-scam. Ayun, at ang nakapagtaka pa doon ay sila pa yung kinasuha na. So, ito yung hearing sa Senado sa pamumuno ni Edward Rapitol po. So, ito panoorin natin siya at ayan, sana marami tayo makuha ang aral dito. Teka muna, Senator Riza. Yes, Mr. Chair. Na, hindi ko po na hinto, meron tayong naiyak na resource person dito. Habang nagsasalita si Consul General Cato, umiyak siya. Ma'am, ba't kayo umiyak habang sasalita po si Consul General? Natutuwa pa kayo sa sinasabi niya o nainis kayo? Sir, isa po ko sa mga sinamahan niya ng kaso. Biktima rin po ako ng Alpas. Former OFW po ko from Taiwan. Nangarap lang naman po ako para sa pamilya ko. Pero bakit? Okay. Meron ho ba kayong sama na loob dito kay Consul General? Wala po. Oh. Sinampahan niya po kami ng kaso. Sino pa nagsampan ng kaso inyo? Si Consul. Teka muna, biktima na nga, tapos sasampaw pa ng kaso. Damn! What's wrong with you, sir? Pilipino to, Pilipino ka, di ba, sir? Sir, there were false accusations made against me and they were the ones being quoted, but I talked to them and I was told that the statements that were published in the newspapers were not theirs. Okay. So they were being quoted as saying that I did not act on the complaints they brought to my attention. Sabi ka naman. Oh, yun po, sir. Napakababaw. Napakababaw ng consul na ito. Ano pong pinahagin yung kaso laban sa kanya? Ano pong pinahagin sa inyo? They were included kasi in the cyber diamonds. Consul General Cato. Mayor Cato. But were they the ones who cyber libeled you? No, sir. They were the ones who were quoted as saying that I did not act on their complaints, which was impossible because they were here in the Philippines. So, yung gusto lang naman po namin malaman sa kanila is just for them to share with us the truth and we could amend the complaint naman po. September pa po kami. Humingi na tulong sa Daily Tribune. Ganon din po yung Daily Tribune. Hiningan po siya ng side. Okay. With the indulgence of Senator Riza, since nalitin Daily Tribune para tuloy-tuloy tayo, hindi na mapatid doon sa hearing ito. Meron ba representative dito ng Daily Tribune? Okay. Ma'am, Maria Bettina? Thereafter, or on September 21, 2023, we then interviewed a number of OFWs in relation to the alleged illegal recruitment activities of a company called Alpha Assistencia SRL, or Alpha for short, for what the OFWs claimed were non-existent jobs in Italy. Since we had interviewed Conjen Cato previously, we tried to reach out to him, sir, right after the show, to endorse the complaints to him, but to no avail. Concept and Tribune President Willy Fernandez noticed our predicament and offered to contact Mr. Cato. But it was only after a mutual friend who acted as intermediary that the Consul General responded. Ginos niya po kami. In the meantime, since the number of complainants ballooned after the broadcast, the Daily Tribune coordinated with the Department of Justice and Secretary Jesus Crispin Remulla immediately scheduled a meeting with the complainants the following week po yun, sir. The Daily Tribune also got in touch with the Department of Migrant Workers. Andito po siya, si OIC Hans Kakdak. Kasi ho, to extend help to the supposed victims. These efforts were made not for anything else, Conjen Cato, but due to a sense of public service that is but natural to any media organization. As after all, we exist primarily to serve the needs of the public and as some sort of court of last resort when other remedies have failed. May I interrupt? So, meron kay ebidensya na meron siyang close tie sa Alpha? Yes, sir. Yung pong mga complainants. At saka po yung si Jeffrey Villalon ang nag-disclose nung relationship in relation to the video na una niyong pinakita dyan. Okay. Siya po ang nagbigay sa amin. So yung video showing na kasama po siya doon sa affairs na sponsored ng Alpha? Sir,
yun po mga postings ng mga tao at saka yung mga complainants na lumabas at nagpa-interview na rin. Okay. Gusto ko lang ma-add, ano, Mr. Cato, yeah, yung sinasabi niya na fair po yung Tribune, and I attest to that kasi recently naisulat niya po ako, nasulat po ako sa Tribune, and then when I send him a letter, reach out to them, sinulat naman yung site ko. So dapat nung nag-reach out sila sa inyo, pinakinggan nyo, nakipag-usap kayo, patas naman tong Tribune eh. Diba? Yun yung pagkakamali nyo. Tinablan nyo sila. Eh ngayon, pumunta sila sa ibang agency at tinulungan sila, lumaking issue. Kasi kung from the first moment, ganun kami sa media eh, the first moment na nag-reach out ang media sa inyo para kunin ang inyong site, sumagot kayo, huwag kayo matakot, bagkus matuwa kayo kasi kinukuha ang site nyo. May mga ibang media entities na, hindi ko alam, hindi ko magbabangkit, siguro yung mga hindi kilala. Titirahin ka ng titirahin, hindi kukunin yung site mo. Pasalamat ka, pag kinukuha yung site mo, dapat matuwa ka, magbunyi kayo. Kayong lahat nasa gobyerno, kapag tinawagan kayo ng media para kunin kayo ng reaksyon, kunin yung site ninyo, matuwa kayo. Ibig sabihin, fair yung media entity na yan. With all due respect po, kasi kanina po na saksihan nating lahat. Natatakot lang si silang Vanessa, humarap sa media kasi may tinatago. Si Apple, hindi ko lang kung sa parehong dahilan. Pero if I'm not mistaken, Conjen Cato, Torrento, si mismo lang kayong banggitin na pwede namang i-modify kaso or if wala tayo yung mga komento din ito ng mga nakaraan. Hinaharap po nilang problema, naghahabol ng hustisya sa ninakaw na pera sa kanila para humarap din sa hindi po maliit na bagay ang isang dating OFW humarap sa kaso mula sa isang diplomat ng ating gobyerno. So is there if Mr. it's Teresa, not improper, Mr. Chair, is there any before you answer that, salamat, Mr. Chair. We don't even have to ask, we don't even have to beg from I'm just following up, Mr. Chair. Yeah, it's okay, Senator Risa, I see what you're coming from. Salamat po, Mr. Chair. Tutulungan kita, ako magbibigay sa'yo ng lawyer, labanan natin. So, ayan. Nangako na si Idol Rapitol po na tutulungan niya yung OFW. At siya na mismo magbibigay din ng abogado. Ayan. Matatranish agad yung image at hindi siya mabibigyan ng clearance. Sir, kasi wala pang resolution yung case po, pwedeng mag-reflect doon sa NBI clearance niya. Even na hindi pa niyakyat sa judge yung kaso, nasa fiscal level pa lang. Meron po yun na nagre-reflect po yun doon. Pero pwede naman sigurong kung may resolution or whatever, pwede pong Mr. Chair, dismiss na. In relation to the point being raised to Ma'am Olga, yun po, baka the ball is still in the court of the good Conjen. Is it even possible, Mr. Chair, na i-atras nila yung kaso? If it's not improper to ask po, yes, may i-atras po yung kaso laban sa mga OFW. Hindi, kasi para sa akin, magkakaroon pa ng utang na loob yung OFW, wala naman siyang kasalanan kung tutusin. Di naman po siguro, as a former OFW rin po, ma'am, it was really so hard for me to include them in the complaint. But as mentioned earlier, the allegations of inaction against me and the consulate were traced to the three of them, Ms. Cabasis, Ms. Antonio, and Mr. Catillo. So nag-usap po kami ni Ms. Apple, and sabi ko, just come up with a sworn statement and tell the truth. Kung hindi mo pala sinabi na nagharap tayo, eh bakit yun nakalabas sa dyaryo na hindi ko raw po inasikaso, busy daw po ako. Pero how could that happen, Mr. Chair, when they are here in the Philippines, I'm there in Milan? So yun po yung basis ng cyber libel case. So Conjen, Mr. Chair, kung hindi pag-atras, pero saan po papunta yung mga salita nyo kanina na a possible modification? And not as the chair correctly points out, not Conjen as a matter of utang na loob, but as a matter of justice and fairness sa mga... Bigyan lang po yung sworn statement that they did not issue the statements attributed to them by the Tribune na negligent po ako, and okay na po yun. Gusto niya lang mag-sorry yung OFW. ng Daily Tribune. And that is the reason kung bakit kayo po, Ma'am Vanessa, ay kinasuhan ni sa media yan eh. Alam niyo naman yung media, may dagdag bawas din yan minsan para source kayo?
Yung clickbait yung tinatawag nila yan eh. Tatlo po para marami yung tumangkilik. Pero kasama, kayo po talaga ang pumunta sa Tribune para magreklamo, para sabihin kung ano yung manalaman ninyo, and then sinulat ng Daily Tribune. Lumapit po kami sa Daily Tribune para magreklamo tungkol kay Alba. Ang mga natanggap pong reklamo ng Daily Tribune, tungkol kay Consen Cato, hindi po sa amin ang galing. Naging messenger lang po kaming tatlo. Dahil kami po yung unang nag-live, sa amin po sila nag-chat-chat. So never kayo naging source para doon sa mga allegations against Mr. Cato. Pero against those Alpha, kayo yung source. Kami po yung source lang sa Alpha. Yung kay Consen Cato po, reklamo po lahat yun ng OFW po sa Milan. Ipinang-forward lang po namin sa Daily Tribune. Tinatanong din naman po nila kung totoo. Nababasa din naman po namin sa GC na totoo so yung reklamo. Pinuforward nyo lang. So, okay. Meron talang reklamo, Consul General. Yes, and these complaints... Parang paghatid lang sila ng reklamo. Siguro po para... Mediator ba tawag doon? Pero siyempre sila yung mapag-iinitan. Kasi para kung hindi dahil sa kanila, hindi makakarating yung reklamo. Siguro, we could ask Daily Tribune to present those OFWs in Milan who allegedly said we failed to act on their complaints. So ayan, may next hearing pa. Ano kaya yung next hearing na yan? So abangan na lang natin. At sana, ayan, abangan nyo rin. At maraming salamat sa mga sumuporta dun sa huli kong live streaming video. And ayan, sana po supportahan nyo rin yung channel ko. Ayan, pakihit na rin yung subscribe dyan. And ako po yung nagpapasalamat na ng paunang papasalamat sa inyong at sa inyong suporta. At ito nga, pasensya na at medyo baguhan tayo sa larangan ng ganitong pagbablog. So, kaya ganito pa tayo. Medyo nauutal pa. So, ayan. Muli, maraming salamat and God bless us all. Bye-bye!